Welcome po sa ating Ecclesia in the Home, 8 o'clock habit. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ecclesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. At isang church po, ito ay po ikaw, siya, at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. Again, para mag-praise tayo at Bible study. Awitin natin itong faith. At yun lang naman po talaga ang kailangan natin. Faith in the Lord Jesus para tayo masave. So, awitin po natin yung faith. Hello po ulit mga kapatid, maraming salamat sa pagsama niyo ulit sa akin ngayon sa Bible study natin. Ano po, I hope na inspired po tayo last time dun sa mga frustrations man or failures man sa buhay, ay may katumbas namang goodness and generosity ng ating Panginoon. Ano po, so ngayon po ang aking sharing po ulit sa inyo ay yung about Romans 8 pa rin, no? Romans 8:32 naman ngayon. Pero bago pong lahat, manalangin po muna tayo. Ano po? Panginoon, maraming po salamat po muli dahil as we ponder on your goodness, O God, talaga pong natutuwa po kami na ikaw ang aming Panginoon na hindi nagbabago at nagmamahal sa amin. The same God, yesterday, today, and tomorrow. So, maraming salamat, Panginoon, dahil lagi kang nandyan para sa amin. We cannot express how much we are thankful and grateful for all you've done for us and for all the things you do, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi ay mabigyan ka ng kapurihan at
lahat din po kami ay malaman namin kung ano po yung talaga ang mensahe mo sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Salamat po. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen po. Yung topic ko nga po, sabi ko kanina, is Romans 8:32. Ano po ba yung nakasulat doon? He who did not spare his own son, but gave him all up for us all, how will he, not also along with him, graciously give us all things? So, sinasabi niya po, kung ang Panginoong Ama ay kaya niyang ibigay yung kanyang anak sa atin, meron pa po ba siyang hindi pwedeng ibigay sa atin? Siguro wala na. No? Buhay na yon ng isang anak. So, wala na sa palagay ko ang pwede niyang ipagkait pa sa atin na kailangan natin o mga desire ng ating mga puso. So, ngayon po, isishare ko lang po ulit yung mga pangyayari sa buhay ko na nakita ko yung kabutihan ng Diyos, itong part na He graciously gave me all things. Yun po, ibibigyan nating buhay, no? Ngayon po, kung paano po ang Panginoon did this for me. And I know He will do the same for you po. Kasi yun naman po ang goal ng Panginoon, to give us everything, no? No, ginawa nga niya po lahat eh, so that we would come, no? We would come to Him, we would be reconciled to Him, at mahalin din natin siya bilang ating Panginoon. So, to demonstrate po yung how God graciously give me all things, gusto ko pong i-discuss sa inyo, what is a bold prayer? Bold prayer, ano yun? Yung prayer na hindi nahihiya o hindi nangingimi, or yung prayer na may confidence, no, sa Panginoon, no. So a bold prayer is a prayer for the impossible things to happen on our own strength, but we requested it sa Lord with a timeline. Ay, ganun, binibigyan natin ng deadline yung Panginoon. Pwede naman po, no? Okay lang yun sa Panginoon. Siya po'y ating Ama, no? Ano pa ang bold prayer? Ang bold prayer is a prayer with a clear vision of what you want. Ano bang wish mo? Ilista mo. Ano yung gusto mo, no? Isulat mo. Anong gusto mo, no? Yung may clear picture ka ng anong gusto mo. At yun ang hingin mo sa Panginoon. And God will honor that prayer. Ano pa po? A bold prayer is also a request coupled with a step of faith. Ito po yung mga prayer na hinihingi mo sa Panginoon, pero hinihingi rin ng Panginoon na meron kang first step na gawin. At pag ginawa mo yun, He will do the rest of the steps, no? In order for you to achieve yung inyong pinapanalangin. Meron pa po, a bold prayer is a request, no, of a son or a daughter to his Abba Father, no? Di ba po, napag-aralan na natin yun, that we are sons and daughters of God and we can call Him Abba Father. Bilang ama, bilang anak, ano ba yung mga nire-request natin sa ating ama, no? So, yun po yung ating pag-uusapan mo muli ngayon. And yung last po is a prayer with thanksgiving as if the prayer has been granted already po, no? So, sabi naman po doon sa Thessalonians, di ba, na in all things, we have to pray, no? And when we pray, we should already give thanks, expecting yung answer ng ating Panginoon, no po? So, itong limang types of or definitions ng bold prayer, yun po yung ikukwento ko sa inyo yung example sa aking buhay po, ano? Para mabigyang buhay po natin yung salita ng Diyos na He graciously gives us all things, no? Okay, na hinihiling po natin. So una po, a prayer for the impossible to happen on our own strength, but we requested it pa rin sa Panginoon boldly, no? With confidence. At sabi natin may timeline, no?
Mas importante po yung timeline, no? Kasi doon po natin pinapakita sa Panginoon na serious talaga tayo dito sa prayer na ito, no? Okay, so ano po ba ang kwento ng buhay ko tungkol dyan, no? After college po, nagpunta po, bumalik po ako sa La Union, taga-Agoo, La Union po kami. So umuwi na po ako and naikot ko na po yata yung buong Agoo at buong San Fernando para maghanap ng trabaho. Pero medyo mahirap, no? Walang masyadong opportunities, no? Bago rin ako bumaba, no? Nagsubmit na rin ako ng mga resume ko sa TI, pero Texas Instruments, pero wala namang tawag. So, medyo nalulungkot talaga ako na after 1 year, wala akong trabaho. May mga time, ano bang ginagawa ko noon? Nagtanim ng mga sitaw. Nagbenta kami ng nanay ko ng sitaw. Tumulong ako sa kapitbahay, gumawa ng tusino para magbenta kami ng tusina. Ganyan. Kung ano-ano na lang yung aking mga ginagawa para maka-earn lang kahit konti. Ano po. Pero, sabi ko, kailangan lumabas sa La Union, no? So, nag-usap kami ng aking kaibigan na pupunta kami sa Manila, no? At maghanap kami ng trabaho doon. So, napunta kami ng mga June 1991 na ata yun, no? Yung 91. At tumira kami sa Quiapo, Manila. So, every day, no, lalabas kami ng kaibigan ko, mag-submit kami ng mga resume namin kung saan-saan na makita namin sa newspaper na may vacancy. And then, after 1 week pa lang yata, or 2 weeks, no, pumutok yung pinatubo, no, yung bulkan. So, yung kaibigan ko kailangan niyang umuwi kasi taga Olongga po nga siya and hard hit po yung area na yon. So, naiwan akong mag-isa sa Manila. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta, ano. Pero, nung kami ay nag-a-apply, may napuntahan kami sa Taytay Rizal, o diba ang layo na noon, no? Sabi niya, wala na yung opening na pinuntahan namin, pero kung gusto daw namin magtrabaho, kahit anong klaseng trabaho, bibigyan niya kami. Halimbawang wala talaga kaming mahanap na trabaho ng isang engineer, no? Kasi nangarap kami na engineer agad yung mapasukan namin. So yun nga, pumutok yung pinatubo, umuwi yung kaibigan ko. I pray na Lord, sana pag tumawag ako dun sa manager sa Taytay, open pa yung kanyang offer na pwede ako magtrabaho dun. And I did, called him. Sabi naman niya, yes, pwede ka nang pumunta bukas, mag-umpisa ka na, sabi niya. Pagdating ko doon, no, sabi niya, basta huwag kang mamimili ng trabaho, ha. Sabi niya, tutulungan kita kasi Ilocano ako, Ilocano ka rin. Yan. So, mabuti na lang, ano, Ilocano pala ako. So, nakatulong yon para makapasok ako sa trabaho. Ang trabaho ko doon ay tagabuhat ng mga box ng wires. No? Tapos yung coil ng wires na yon ilalagay ko sa uncoiler. No, tapos pag na-uncoil na siya, i-deliver ko yung box na na-uncoil na wire dun sa mga nagtatahi ng clip. Alam niyo po yung Christmas lights, may wire tapos may clip sa dulo, 'di ba? Para pag dalawang wire nandoon sa loob ng isang plastic, pag nilagay mo yung ilaw, magka-conduct yung electricity at yun iilaw po yun, no? So, yun po yung trabaho ko, tagabuhat ng mga box ng wire, uncoil, i-deliver, no? So, parang material handler yung dating, hindi po engineer, no? Hindi engineer yung aking work. So, for 3 months po, I did that with all my heart. Kasi gusto ko nga po ng trabaho, ano? And then, syempre, hindi ko kunin to sa nanay ko na ganun yung hirap ng trabaho. Okay, so, after 3 months, no, nagkaroon ng opening, na-promote naman po ako kaagad sa isang QC inspector. So, dati nasa Quiapo ako nakatira, but after a month, kasi ang hirap eh, alas 3 madaling araw, gising na ako. Tapos, papasok ako ng 6 o'clock. So, bibiyahe ako ng 4 o'clock, papasok ako ng 6. Alis ako sa trabaho ng 6. 6 to 6 ang trabaho. And then, makarating ako ng bahay ng 10. So, ang hirap, di ba? So, I have to move sa Taytay Rizal after a month. No? So, tumira ako sa Taytay Rizal ng 1.5 years, no? 1991 to
1992, December, nagsara yung kumpanya. Nako naman, ang lungkot, di ba? So, ano nang gagawin ko? O, pag-uwi ko ng Christmas, wala na akong babalikan na trabaho ng January. So, but, pero sabi ko sa nanay ko, mag-pray tayo, nay, na magkatrabaho ako. At sa January, babalik ako ng Manila. Kinanap ko yung kaibigan ko na dati kong kasama at meron naman na siyang trabaho. Sabi niya, try mong mag-apply dito, makapasok ka. And by God's generosity po ako, nakapasok po muli sa trabaho ng January sa Makati naman. Pero sa Pasay ako nakatira. So every day, naglalakad ako ng mahaba dun sa bridge ng Mantrade, no? Okay, so ano yung kwento doon, no? After some time, sabi ko, Lord, titiisin ko po lahat, ang hirap na to. Pero, pwede po ba na pag 25 years old na po ako, ay makapasok na po ako sa magandang kumpanya? And God granted that request of mine. On September 1993, ako ay natawag po sa TI for an interview, no? And then, sabi ko, paano kaya ito? Eh, pasado ako sa interview, eh, kailangan daw ng medical. Isang araw lang yung paalam ko sa trabaho. Alam niyo po ba, bumagyo, no? Nagsara po yung mga kalsada. Kaya nakapagpaalam po ako sa aking trabaho sa Rizal na mag-absent muna, pinayagan naman ako. So, natapos ko lahat ng interviews at saka yung medical. Ayun, nakapasok ako sa TI ng October 5, 1993 at November 1993 po yung aking 25 years old na. No, I'm in a good company. So really, when we pray, we ask the Lord, magbigay din tayong timeline, okay lang po yan sa Kanya, tutuparin po yan ng Panginoon sa atin. So yun po yung sinasabi ko na a bold prayer on something that we think impossible na, but God granted it on the timeline that we have asked Him. Ang bait talaga ng Panginoon. Ano po? Yung sumunod po doon, no? So, 1993 yun, no? 1997, nagpakasal na po kami ni Mon after 7 years na mag-boyfriend. Ano po? Ang parents ko, no? Umakyat na dito sa Baguio kasi nabuntis ako after a month, no? So, tuwang-tuwa sila. So, gusto na nilang magkaapo. So, pumunta na sila dito sa Baguio. So, we have to rent a house at 7,000 pesos. Eh, hindi naman ganun kalaki yung aking sweldo, no? So, nangarap po kami ni Mon na magkaroon sana kami ng bahay. So, our prayer is, Lord, pwede po ba na sa year 2000 ay ma-promote ako o kaya magkaroon kami ng bahay, no? So, yun po yung aking panalangin, year 2000. Yun po yung panalangin namin mag-asawa. So, hindi po ako na-promote. Kaya po, nag-start na po kaming mag-tripping ni Raymond ng 1999. So, nakikihanap kami ng bahay, mga agent, trini-tripping kami. As if may pera, no? Wala palang pera. Ngayon, January 2000, no? Nakahanap po kami ng bahay sa Aurora Hill po yun, ano. Pero ang catch po nito, ang gusto na may-ari, mag-down payment na kami ng 20,000 pesos. Kasi tumawad kami, 1.1 million yung bahay, pero sa amin yung mga capital gains tax. So parang 1.3 pa rin yung susumahin natin yung amount, no? 1.3. Pero sabi niya, meron pa kasing ibang tumitingin. So, kung gusto niyo, magbigay na kayo ng 20,000 na earnest money, parang deposit, para i-reserve ko na sa inyo yung bahay. Hindi na ako mag-entertain ng ibang buyer, sabi ng may-ari. And then, sabi namin noon, ni Mon Patay, paano yan? 5,000 lang naman ang pera natin. Paano nga tayo bibili ng milyon? So, yun na nga, ito na naman, si Mama Abet, sabi niya na, kunento mo na naman. Oo nga, kukwento ko na naman, kasi memorial stone ko po yan, na tinawagan ko si Mama Abet, kumusta yung lakad mo? Okay naman, ma'am, nahanap naman, kaso, parang ayaw ko na mangarap, ma'am.
Kasi 20,000 lang naman yung hiningi, hindi ko pa mabigay. Paano kung mababayaran yung 1.3 million, di ba? So, magkano ba kailangan mo? Sabi niya, magkano ba pera mo? Ma'am, 5,000 lang pera ko eh. Ganun. O sige, pautahin kita ng 15,000 para may reserve mo na yan. Yun, no? Ngayon, saan ko ngayon kukunin yung mahigit 1,290,000 na naman, di ba? Ay, 280,000 kasi 20,000 lang yung earnest money. Alam niyo po, dinala pa rin namin yung 20,000 yan na yan sa may-ari para earnest money na i-deposit. And God, lo and behold, God turned things around for us, no? Talagang God did all those marvelous things. I cannot even imagine kung paano kami nakabuo ng 1.3 million. Curious po ba kayo kung paano namin nabuo yung 1.3 million? By God's grace and generosity and goodness, no, napakabuti talaga ng Panginoon. Nakatanggap po ako ng bonus ng 100,000. Tapos, same year, nag-retire yung mama ni Raymond, no? Binigyan niya kami ng 200,000. Tapos, pinadala ako sa US to stay there for 1 month, no? At nakaipon ako ng mga 40,000, no? And then, biglang tumaas ng tumaas yung stocks ng TI, no? E noon, may binigay na libreng stocks sa amin. Meron akong stock na binigay ng TI, no? At $165 per stock. Nakabenta po ako ng 25 shares lang naman, no? So, God did it all po at nakapag-loan din kami sa bank ng $793,000. So, all in all, nakakabuo kami ha, ng 1.3 million. Diba po? Napaka-imposible kung iisipin. Noong una, 5,000 lang, tapos nakabuo ng 1.3 million. Lumipat kami sa bahay ng June 2000 at nakabayad kami sa owner nung natanggap na lahat yung loans and so on ng December 2000. The Lord is faithful, di ba po? We pray that we will have a house in year 2000 and God gave it to us. Napakabuti talaga ng Panginoon. Naiyak tuloy ako. No, napakabuti po ng Panginoon. Sometimes we just have to do the first step with all the courage, di ba? Wala naman akong sandata kundi yung pananampalataya sa Panginoon. So yun po, no? Talagang God will graciously give us everything. Matindang, tama po ba yun na binibigyan mo ng timeline ng Panginoon? Binibigyan mo ng deadline, kumbaga? Okay lang po yun sa Panginoon, no? Hindi po masamang magsabi sa Panginoon, Lord, pwede po ba? Meron ako nito sa ganitong taon. At ito pa po yung maganda sa kwento na yan, no? Nakwento ko sa pamangkin ko yung mga kwento na ito. Nag-pray din siya na, Lord, pwede rin po ba na at 25 years old, meron po akong kumpanyang maganda. And lo and behold, nangyari din po yan kay Bianca. So, nasa Unilab na po siya ngayon, which is napakagandang kumpanya. So, again, the word of the Lord is true, no? He will graciously give us all things, no? Okay? So, ano pa po yung bold prayer, no? A bold prayer is something with a clear vision, no? Ano ba yung gusto mo? Anong pangarap mo, no? Nangyari po yan na we prayed boldly to the Lord and asked Him, Lord, pwede bang humingo ulit ng isang bahay? Kasi hindi na po kami kasya doon sa Aurora Hill, no? Malakas po ang loob kong humingi sa Panginoon kasi alam ko kaya ng Panginoon lahat. Diba? Meron po bang hindi kaya ang Panginoon? So, eto na naman kami kasi alam na namin yung style, no? Magti-tripping, yun yung first step, papanapin, ano. Pero hindi kami nakahanap, no? So, sometimes God works in different ways. Iba naman, iba-iba ang paraan ng Panginoon, no? So, anong nangyari? Okay, sabi namin, mag-asawa, nag-agree kami that mag-pray tayo. Mag-pray tayo, mag-lista tayo. Ano ba yung gusto natin na next na house? Diba? So, naglista kami. We listed about 10 items yun eh. 3-bedroom house, yung livable na, yung pwede bang hindi na ma-repair.
150 square meters, Lord, kung pwede, no? Malayo sa creek, magandang neighborhood. Pwede po bang may provision ng kahit pang isang car garage? Kasi gusto rin namin yan balang araw, no? One ride to town. Maganda sana kung dalawang CR, Lord, no? Tsaka may access road. Wag naman yung dikit-dikit, no? Parang, hindi yung parang may katabing-katabi. May spaces naman, no? So, yan yung nilista namin ni Mon and pinag-pray namin. And then, kinabukasan, binagay namin yan sa agency, Ate Wilma Badilla, no? So, after 2 to 3 days lang ata, yun, tinawagan niya kami, Dang Mon, meron na yung bahay na pinapangalap niyo sa akin at mas maganda pa kaysa dun sa nilista niyo, sabi niya. So, pumunta naman kami, no? Ito nga, dito yun sa Camp 7, no? Medyo makipot yung daan papunta. Merong access road noong time na yun, no? Pero yung bahay, meron siyang 2 floors, so meron siyang 4 rooms sa taas at 1/2 na room sa baba. No, meron siyang 3 bathrooms. Yung master bedroom may bathroom, no? Meron siyang gate, meron siyang fully fenced na siya, no? And then merong pang car garage. So hanggang ngayon, okay naman po yung aming neighborhood. One ride to town, lahat po yan nangyari. Ang nakakatuwa nga lang, 151 square meters. O di ba? May humor talaga ang Panginoon. 150 po yung hiningi namin. Meron kaming bonus na 1 square meters plus all the bonuses ng mga ilang bedrooms. Yun, ngayon, hindi po nangyari yung kagaya nung una na nagkaroon ng malalaking bonus o nag-retire. Wala nang magre-retire, tapos na. So, but this time, ang nangyari po yung bahay namin sa Aurora Hill, yun po yung kasamang minortgage namin para dito sa bahay nito sa Camp 7 para makuha namin yung itong bahay na to. So, God, ginamit niya yung unang bahay in order for us na magkaroon ng bagong bahay. You see, God graciously give us again a new house. Pero ano po ang kakaiba po doon sa unang experience, no? Dito po sa pangalawa, no? We had a clear vision on what we want to have, on what we are praying for. Ganun po sana po tayo humingi sa Panginoon, ano? Kasi gusto rin ng binigyan naman tayo ni Lord ng creativity, binigyan tayo ng isip para masabi po rin natin kung ano po yung gusto natin, no? Okay po. Na okay po ba yung ating kwento diyan sa bold prayer? Meron din po yung sabi ko kanina, a bold prayer is a request or lambing of a son or a daughter sa ating Abba Father, no? Bilang anak po dapat meron tayo that feeling na anak ako ng Diyos, eh, no? Hindi ako slave, di ba po? Napag-aralan natin yun. We are not anymore slaves, but sons and daughters of God and co-heirs with Christ, heirs of the kingdom. Napag-aralan po natin yan, ano? So, ano naman ang kwento ko dito sa lambing ko sa aking Panginoon? So, one time, pauwi ako sa Pilipinas. Alam ko, narinig na ng iba to, pero ulitin ko po kasi memorial stone ko to, eh. Lagi kong pinagpapasalamat. So, nasa eroplano po ako, no? And I'm looking at my passport. Sabi kong ganyan, Lord, hindi mo ba pala ako pinapapunta ng Japan, ano? So, kailan mo kaya ako papapuntahin doon, no? Alam niyo po ba, na-delay po yung aking airplane, no? So, pagdating ko po sa Japan, paalis na po yung airplane papuntang Manila. So, hindi na ako nakahabol. Ngayon, binigyan ako ng, pangalan nito? Libreng hotel na pagtutulugan. Pero kailangan, bago ka makalabas ng airport, may tatak yung passport. So, yun yung sinabi ko sa Lord. Lord, wala pang tatak ng Japan itong passport ko. Sabi ng Lord, tatak lang pala. Eh, ayan, tatak. No? So, di ba po, pag naglambing tayo sa Panginoon, ibibigay niya yan. Meron akong gustong-gustong restaurant sa Dallas na Thai restaurant na pagpupunta ako doon. Ang lagi kong order yung radna. No? Actually, noodles lang naman yung naginisa. Pero sarap na sarap ako. So, isang araw sabi ko, Lord, parang namimiss ko na yung pagkain na yung radna na yan. Kailan mo ako papupuntahin sa Dallas para
matikman ko naman ulit yun. Dapat pala sa Thailand ang hiningi ko, no? Paano kaya ako makatikim ulit ng Radna? I really miss it, Lord. Wala, Lord, lambing lang naman. Alam niyo po ba, after a month, no? Sinabihan ako ng boss ko na isa ako sa mga napili na kailangan pumunta sa Dallas para sa training ng part ng Emerging Leaders Program. Wow! At naalala ko yung sinabi ko na kailangan, na namimiss ko na yung Radna, no? So, praise God, no? Pinapunta niya ako sa Dallas for 3 or 4 days lang yun to listen to 7 vice presidents and top guys in TI sa training. Plus, we had bowling and bonding with them. And then, hindi ko po, sinigurado ko po na makakain ako ng Radna. So, yung kaibigan ako, dinala niya ulit ako dun sa restaurant na gustong-gusto ko. At nag-take out pa kasi na-miss ko nga yung pagkain na yan. Pwede po tayong maglambing sa Panginoon, brothers and sisters, kung ano po yung gusto natin, anong, kahit mga ganong bagay. Naku, marami pa po akong kwento, simple things na talagang ang Panginoon ay grinagrant niya lahat yung aking hinihingi. May mga no answers naman ako, pag-usapan natin kung next time ano naman yung mga no. Pero ito yung mga yes na yes talaga. So again, God graciously give me all these wishes, no? So, yung sumunod is a prayer with thanksgiving, no? Is a prayer as if the prayer is already granted, no? Marami rin po akong kwento niya, pero ito, naiiba tong kwento rin na ito, no? Yung bahay namin sa Aurora Hill, ang number noon, 090, no? Ang bahay namin po dito sa Camp 7, ang number nito, 191. Minsan sabi ko, Lord, parang may trend, ah. Parang may susunod na 292. So, yung susunod ba, Lord, na bahay namin ay 292 yung address? Sabi ko ganyan, no? Pero alam niyo po, hindi pala, no? Minsan, nakita ko yung plate number ng Honda Jazz ni Tito Ben. Ang plate number ay AHJ292. Sabi ko, Lord, ito ba yung 292 namin? Ito ba yung 292 na ibibigay mo sa amin? Sabi ko ganyan. Well, every time na pupunta ako kay Tito Ben at nakikita ko yung car, sinasabi ko lang, Hi, 292. Hindi alam ni Tito Ben yan. Hi, 292. Yan, no? Binigyan ko ng apelyado. Ang pangalan kasi ng kotse ni Tito Ben ay Jasper. Ang apelyado niya, 292. Ako naglagaan, nagbigay. Ngayon, dahil nga po na-stroke si Mon, kailangan po talaga ng car kasi minsan hirap po siya talaga na maglakad at minsan walang taxi dito kaagad sa amin, so he has to walk hanggang sa Talipapa, mga 20 minutes minsan ang inaabot ng lakad niya para makarating doon, para lang kami makataxi, ano. So, nagpipray siya, and nagta-thank you siya sa Panginoon na magkaroon din ng car, at lagi rin siyang nanonood ng mga cars, no. At pag may post ni Tito Ben na car, ay nilalike niya yan, no, nilalike niya. So, yon, no, on February 9, 2019, Tito Ben as if we wanted to buy si 292. At syempre, alam na namin na para sa amin yon, kaya umuupo kami kaagad. Thank you, Tito Ben, no. So, God gave us the car at the right time na pwede nang nasa edad na yung aming driver si Arvin, no, at naibigay rin sa amin yung car before the pandemic na isang taon na masyal-masyal din kami, nakarating kami ng Dasul, ng Subic, ganyan. And after that, yun na nga yung pandemic. And we really needed that car naman sa pandemic kasi nga wala pong public transport, no? So kung makikita nyo po yung kwento, iba-iba po ang kwento, no? Meron yung breath prayer, meron yung hindi mo pa nakukuha, pinagpapasalamat mo na, hinahay mo na, hi 292. And yun, nagbibigay tayo ng timeline ng ating pangarap sa Panginoon, at nangyayari po naman lahat yon, ano. So, I really hope po na yung mga pangarap niyo po dyan, buhayin niyo po ulit, na po, nagsabi lang po kayo sa Panginoon na ito yung gusto mo,
ito yung deadline na iniisip mo, ito yung vision mo about that dream, no? At wag po yung parang slave kung humingi. Pag humingi tayo sa Panginoon, yung humihinging parang anak na entitled. Minsan sabi natin, hindi maganda yung mga bata, iniisip entitled. Pero alam niyo po, ang anak talaga, pag magulang ang pinag-uusapan, kailangan po nandun yung feeling natin na God will give me this because He is my Father. No, Jesus will give me this. Kasi kaya nga niyang ibigay yung buhay niya para sa akin eh. Di, ano pong hindi niya pa kayang ibigay sa akin na ikabubuti ko naman at the right time. Ano? Basta po nag-align yung gusto natin doon sa kalooban ng Panginoon, mabilis lang po ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin. Okay po? So yung response po natin, gusto ko po talagang encourage kayo to pray bold prayers, no? With a clear vision. And sometimes God requires us to do the first step. Let's do the first step, no? Sabihin natin sa Kanya, Lord, ito lang pera ko eh. Sige, go! Go pa rin, di ba? No? Go pa rin at magdadala rin ng mga, ang Panginoon, ng mga divine connections natin dyan, no? Marami, kagaya nga ni Mama Ben, ni Tito Ben, at marami pang iba, si Nati Wilma. Lahat po mga divine connection po ang tawag natin dyan. Sila yung dinadala ng Panginoon para tulungan po tayo sa ating mga pangarap po. Ano po, si, ano pa ba yung mga namiss ko si Mama, yung TI, no? They are divine connections. Opo. Okay, so huwag ko tayong mangingimi, mahihiyang magdasal ng bold prayers. And when you pray, pray like a son, no? Maglambing po tayo sa Panginoon. Mag-yes po ang ating Panginoon. Pray with thanksgiving and expectation of the granted prayers. And always remember, Romans 8:32, He who did not spare His Son, but gave Him all up for us, will He will also give us all things graciously. Okay po, sana po nag-enjoy po kayo sa ating kwentuhan and Bible study ngayon po. And I pray that God grant your desires, your wishes according to His will. At dalangin ko po na maramdaman nyo po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nyo in ways you have never imagined. In Jesus' name we praise. Amen. Amen po. Forget to share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. God bless all.